Okay, another solution para dun sa ating problem. So we can use or we can solve the problem direkta na nating solvein yung x ano, yung h, sorry, yung height ng ating building. Hindi na tayo dadaan dun sa x, hindi natin i-solve yung x. So same pa rin ano, we have tangent 30 equals h over x and tangent 60 equals h over x minus 85. So, doon ang galing, ano, sa dalawang triangle na na-form natin. Now, we need to solve for x first, ano? So, solving for x, so, cross-multiply lang. Actually, pinagpalit lang sila, ano? Kasi pagka nag-cross-multiply ka, we have x tangent 30 and you divide both sides by tangent 30. So, yun lang, ano? H over tangent 30. Sa kabila naman, so, pag nag-cross-multiply ka, you have x minus 85 equals h over tangent 60. Then, ang gagawin mo, lipat mo lang yung 85, di ba? So, makukuha mo ay x equals 85 plus h over tangent 60. So, pwede rin naman, ang gawin mo dito, i-distribute mo pa yung tangent 60 dito, ano? Kaso, sa solution na to, so, solution na ginawa ko, mas madali. Kasi, rekta mo ng pag-i-equate, ano? So, now, since we have x or we express x in terms of h, ano? So we can equate those two equations, ano? Or sa ibang term, substitute natin yung value ng x sa kabilang equation. Now, ayun, pinalit lang natin yung value ni x o yung isang equation, tapos in-equate natin dito sa isang equation. Okay, so we have 85 plus h over tangent 60 equals h over tangent 30. Yun yun, ano? Solving for h, okay, we need to transpose the term with h to solve for h, ano? Okay, lipat lang natin itong term na to. So, pag sasama-samahin natin, syempre, yung term na merong h sa isang side. So, nilipat natin, we have 85 equals h over tangent 30 minus h over tangent 60. Since, pwede naman tayo gumamit dito ng calculator, so, hindi mo na kailangan subtraction ng fraction dito, ano? Yung mag-LCD ka pa, yung tangent 30, tangent 60. Hindi mo na kailangan. Okay. So, to solve for h, we need to factor out h, ano? Since numerator naman yan, di ba? So, pwede natin i-factor out. So, we obtain 85 equals h quantity 1 over tangent 30 minus 1 over tangent 60. Okay lang yan, ano? So, now, factor out na natin to solve for h pa rin. We need to divide both sides by 1 minus 1 over tangent 30 minus 1 over tangent 60. Dividing both sides, now we obtain h equals 85 all over 1 over tangent 30 minus 1 over tangent 60. So, pag pinindot natin sa calculator, paano pipindutin? Okay. So, 85 over, so 1 over tangent 30 minus, minus 1 over tangent 60. Sana sinusundan nyo rin yung pagpindot ko sa calculator, ano? Para hindi kayo nalilito kung gagamit na kayo ng calculator. So, equals, okay, 85 square root of 3 all over 2. So, answer natin, 73.61. So, kuha agad natin yung height. So, nasa inyo kung anong gusto nyo yung flow ng solution. Kung kunin nyo muna yung value ng x or rekta nyo na agad na solve for x lang, then equate nyo sila, solve for h na agad. Okay lang yun, ano, walang problema. As long as yung dulong ng inyong solution, parehas tayo ng sagot. Walang problema doon. Meron pang ibang solution dito na pwede kayong maisip. You can solve for individual values. Basta ang mahalaga lang, tandaan, dapat yung sagot natin magkaparehas. No, hindi ko naman sinasabi na dapat ito lang or yung isang solution yung gamitin yung solution. Okay? So, another example, a man standing on a 48.5 meter building high has an eyesight height of 1.5 meters from the top of the building. He took a depression reading from the top of another nearby building and bottom of the nearest wall, which are 50 degrees and 80 degrees respectively.
Find the height of the nearby building in meters. The man is standing at the edge of the building and both buildings lie on the same horizontal plane. Okay. So, pag itong medyo mahaba yung problem, parang nakakabaliw, ano? Mukhang mahirap. Pero, madali lang yan. Basta naiintindihan mo yung problem. So, dapat, ano kayo sa English, ano? Maganda yung inyong reading comprehension. Kasi, wala namang problem na Tagalog sa mata, no? Okay. So, meron daw building, which is 48.5 meters ang height. So, this line represents the building, ano? And merong mama sa taas ng building. Okay, which is, ang eyesight niya daw ay 1.5 meters. So, let us, let that height, to, let that 1.5 meters be the height of the mama, ano, the man. So, yun yung height ng mata niya, ano. Siyempre, eyesight natin, yun yung makakaano ng depression or elevation, di ba? Ngayon, nung tumingin daw siya doon sa kabilang building, merong isa pang building, di ba? Nung tumingin siya doon sa tuktok, okay, the top and the bottom of a nearby building, okay, tingnan daw niya yung top, which is, ano ang ano, respectively, when we say respectively, so doon sa una na sinabi, kung ano yung arrangement, di ba, sa top and bottom, nauna yung top, ano? Ibig sabihin, yung nauna na 50 degrees, yun yung top depression reading. Okay, so yung top natin, that is 50 degrees. And yung bottom, so yun daw yung 80 degrees, ano? Asundan sana, ano? Yung kulay pula nating line at angle, yun yung angle of depression on top. Tapos yung sa bottom naman, yung kulay item ay 80 degrees. Now, ang tinatanong sa atin, find the height of the nearby building. So, let that height be equal to H. Okay. So, meron pang pahabol. The man is standing on the edge of the building. So, ito lang para hindi ka mag-assume. Kasi yung building yan ay solid figure. Para hindi ka mag-assume na nasa gitna siya, para hindi ka mabaliw. Okay. Sinabi na lang nasa edge para same line, ano? Tapos, yung building daw nag-rely on the same horizontal. So, ibig sabihin magkapantay lang sila, ano, ng pinagtatayuan, walang mas mataas na base, ano, pantay lang ang kanilang base. Okay, so meron ngayon tayo ulit right triangle na nabuo. So itong side na to or yung ating triangle na nabuo, isang side niya, okay, so since si mama ay nakatungtong sa 48.5 na building at yung kanyang eyesight daw ay 1.5 meters. So, pwede natin pag-a-addin, ano? Pag-a-addin natin siya. So, a total of 50 meters, ano? So, 1.5 plus 48.5, that is 50. Yung side na to, yan daw ay 50 meters. So, pwede natin pangalanan itong distance ng dalawang building na X. So, X lang ulit, ano? So, ito ngayon, mula dito, so para na magamit natin yung trigonometric function natin, kailangan makapag-label tayo ng mga sides. Okay, papangalanan natin yung mga sides. So, itong side na to, so yan daw ay H, di ba? So, yung length na yan ay H. Ngayon, kung yung buo na to, kung yung buong side na yan ay 50, so nireflect lang natin sa kabila. So, meron tayong horizontal line. Ibig sabihin, yung line na to, at yung line na to ay equal. So, 50 ang buo na yan. Kung ito ay H, so ibabawas natin yung H sa 50, that is 50 minus H. So, ito yung nakuha natin na side. That is 50 minus H. So, now we can use trigonometric functions. Ano? So, kung ang hinahanap natin ay yung height, okay, at ang given natin, so isang angle or dalawang angle, tapos, meron tayong opposite side. Nandun yung hahanapin. Tapos, pwede natin gamitin yung adjacent. Huwag mo nang gamitin itong hypotenuse. Para lang hindi gumamit ng adjacent dyan. No? Ikaw, kung gusto mo, kung hypotenuse gagamitin mo, you use sine function, di ba? O kung ito namang ating adjacent side ang gagamitin mo, at ang hinahanap mo ay opposite, you use tangent function. Okay. So, we're going to use tangent function. That is tangent 50. So, ito munang smaller triangle. So, tangent 50 equals 50 minus h. So, yun yung kanyang opposite side.
Okay, ano, sana na-imagine yung triangle. All over adjacent, which is x. Ba't naging x? Eh, nandito. So, remember, yung x na, itong line na to, ay equal lang din dito. Sa line na to. Okay, so this is also x. So, 50 minus h all over x. And, another triangle, so yung bigger triangle natin is angle 80. So, tangent 80 is equal to, so yung buong line, length ng side na yan ay 50, di ba? So, 50 all over x. So, now to solve for h, so we can solve for x, ano? So, x in terms of y, express x in terms of h. So, cross multiply lang, we have x tangent 50. When divide both sides by tangent 50, we obtain x equals 50 minus h all over tangent 50. We have equation 1. Malala natin yung equation 1. So, dito naman sa side na to, pagpapalitin mo lang, ano, cross multiply lang din. So, we have x equals 50 all over tangent 80. So, now we can equate the two equations. So, equation 1 and 2. Since meron tayong x sa magkabila, ano, sa parehas na equation, we can equate those two equations. So, 50 all over tangent 80 is equal to 50 minus h all over tangent 50. So, by cross multiply, we have 50 tangent 50 equals 50 minus h times tangent 80. So, ito, ano? Then, to solve for h, distribute lang natin yung tangent 80. So, we have, so, distribute lang natin, ano? So, we have 50 tangent 50 equals 50 tangent 80 minus h tangent 80. So, to solve for h, lipat lang natin sa kabila. Tapos, ito naman, lipat natin sa right side, ano? So, we have h tangent 80, naging positive. So, nilipat kasi natin. Then, 50 tangent 80, hindi nagbago yung sign dahil hindi natin siya nilipat. Yung 50 tangent 50, dating positive, nilipat natin, naging negative. So, we have 50 minus 50 tangent 50. So, solve for h. Okay. So, we divide both sides by tangent 80, di ba? Then, yung ating 50 tangent 80 minus 50 tangent 50, pare silang may 50. So, we can factor out 50, you know? So, h equals, so, makakancel yung tangent 80, syempre, h equals 50 times tangent 80 minus tangent 50 all over tangent 80. So, rekta na, nakuha natin yung height ng isang building. So, pwede tayong mag-calculator na dyan. Okay, napakadali. So, we have 50 quantity tangent 80 minus tangent 50 all over tangent 80. So, ako, isasuggest ko sa inyo na meron kayong scientific calculator na ganito, yung Casio na FX570. So, madali siyang gamitin. So, ang answer natin, h equals na 39.49 meters. Okay. So, yun yung ating sagot. So, yun lang, ano? Sana makapag-provide kayo ng ganitong calculator. Kung wala, okay lang naman. As long as makabisa mo yung paggamit ng calculator mo. Tapos, ito kasing calculator na to. Ay, taga, nag-aano na ako. Nagpo-promote na ako. Pero, hindi naman porket na sa, ano, sa brand. Kasi maganda rin siyang gamitin, ano? Lalo na yung function na sa fraction. Hindi mo na kailangan mag-divide ng mahaba. So, ano ba? 85 divide 6. Diba? Paano kung maraming fraction yan? So, you can use this one. So, kung marami kang term sa isang sa numerator and denominator mo, you can use this function, ano? Kasi ako, gatuloy gamit ko nung ako'y nag-board exam. Mas madali siyang gamitin. Tapos, avoid buying calculators na merong yung mga calculator natin na merong tinatawag na solar panel dito, solar cell, no? Iwasan nyo na yun kasi binabawal sa board exam. So, para hindi na kayo bumili ulit sa board exam, ngayon pa lang, ganda na yung gamitin nyo. Tsaka madali talaga siyang gamitin. O, Casio, baka naman. So, yun lang, ano? So, hintayin nyo lang yung mga susunod na uploads.